Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, ang ituturo ko sa inyo ay gumawa ng sariling mensahe sa English gamit po ang as well as. Ito pong as well as ay gamit na gamit po ng mga Amerikano, kaya ituturo ko po ito ngayon. Bali pag itinagalog po ito, sa Tagalog ang as well as ay pati rin o kaya pati na rin. Okay? Ngayon, sa paggamit natin ng as well as, meron pong involved, okay, o merong kasamang dalawang tao. Magkaparehas po sila ng uri. Dalawang tao, dalawang hayop, dalawang bagay, o kaya dalawang lugar. Na yung una nyong sasabihin na tao, yun yung mas mahalaga. Okay? Yung susunod na sasabihin yung tao, yun ay hindi gaanong kahalaga. Na sila ay pinagkikitnaan ng as well as. Kaya kung mapapansin nyo, dito sa as well as natin, dito sa definition, dito sa baba, merong number one. Itong number one, yan yung tao, hayop, bagay, o lugar na mas mahalaga kaysa dito sa pangalawa, dito sa number two, na kung saan pinagkikitnaan ng as well as. Okay? At ito po yung aking halimbawa para dyan. Halimbawa po, Mario closed the door as well as the windows. Kunyari po, gabi na. At syempre, tutulog na po. Syempre, alin po mas importanteng isarado? Yung pinto o yung bintana? Di ba po ba yung pinto? At kung mapapansin nyo, yung pinto, itong door, ay una nating sinambit kaysa sa windows. Okay? So, Mario closed the door as well as the windows. Sinarado ni Mario ang pintuan, pati rin ang mga bintana. So, yung ideyang gusto nyong iparating dun sa inyong kausap ay gumawa kayo ng action. Yung ating pinag-uusapan ay gumawa ng action. At sa paggawa niya ng action, meron pong kasamang maaaring dalawang tao, dalawang bagay, dalawang hayop o dalawang lugar na ipinapakita nyo doon kung sino o alin ang mas importante doon sa kanila. Okay? So, dito, ang mas importante ay yung pintuan kaysa doon sa bintana. Okay? Sinarado ni Mario ang pintuan, pati rin ang mga bintana. So, ganyan pong English sentence ang inyong gagawin ngayon. At tuturuan ko po kayo. Okay? Okay, bago po tayo pumunta doon sa paggawa ng English sentence gamit po ang as well as, meron pang isang ideya para dito sa as well as. Gusto mo ring iparating na doon sa paggawa mo ng action, hindi lang po isang tao ang involved o ang kasama doon sa ginawa nyo ng action, kundi meron pang isa. Okay, pero yung una nyong sinabi nga na tao, yun yung mas importante kaysa doon sa isa. Okay po? Okay, ngayon po, ito po mga nakikita nyo ngayon ay mga action na salita o ito po yung gagawin ng ating pinag-uusapan. Okay? Na ito po ay laging ginagamit po na pang-partner o pwede makapareha po ng as well as. Okay? So, sana makikitandaan na lang po at para marami po kayong magawang English sentence gamit po ang as well as. Okay po? Okay, dito na po tayo sa tamang pagkasunod-sunod ng mga salita. So, ang una nyo pong ilalagay sa inyong English sentence ay yung pag-uusapan natin. Okay? Maaaring ikaw o ako, pwedeng ilagay natin yan dito sa ating pag-uusapan o subject sa English. Bali, pag ang gusto nyong gamitin ay salitang siya, tapos lalaki, he. Pag siya rin, tapos babae, she. Pag ito, it. Pag ko o ako, ay. Pag mo o ikaw, you. Pag sila o nila, they. Pag tayo o kami, we. So, pili na lang po kayo dyan. Pero kung gusto nyong pangalanan, pwede rin po. Kunari, itong he, siya.
papangalanan ko, pinangalanan ko ng Mario. Ayan. Okay? Tapos pwede rin pong higit sa isang pangalan, Mario and Luigi, kung yun po yung gumawa ng aksyon, kung dalawang taong gumawa ng aksyon, tapos pinangalanan ninyo, pwede rin po Mario and Luigi. Tapos kung papangalanan nyo na hindi naman particular, katulad ng Mario and Luigi o Mario, eh dito, pwede rin po, the student, ang estudyante, hindi nyo pinangalanan ng particular. Pag ginawa nyong the students, may isa dulo, ang mga estudyante. Maraming estudyante na yung kasama sa ating pinag-uusapan. Okay? So, pipili na lang po kayo o may babaguhin na lang po kayo sa pangalan. Okay? Ngayon, ang isusunod po natin dyan ay itong ginawa nung ating pinag-uusapan. Kaya nakalagay dito, aksyon. Pipili na lang po kayo dito. Bali, ito pong ating aksyon ay nangyari na sa nakaraan. Naka-past tense po. Okay? Ikinukwento nyo na lang. Okay? Pataas po niyan, ang isusunod po natin ay yung kayo na bahala kung yung English sentence nyo ba, ang kasama doon ay patungkol ba sa tao, sa hayop, sa bagay o sa lugar. Kunyari, itong number one ay tao, dapat yung ilalagay yung tao dito ay mas mahalaga dito sa number two na tao rin. Okay? So, pagkalagay nyo nitong number one na tao, isusunod nyo yung as well as, tapos sa kanyo isusunod yung number two na tao. Yun lang po ang inyong tatandaan at magagawa na kayo ng English sentence gamit ang as well as. Okay? So guys, dito na po tayo sa ating halimbawa. He, ito po yung ating pinag-uusapan. Ayun, he, siya. Lalaki yung aking tinutukoy na pinag-uusapan. Tapos, yung ginawa niya ay yung aksyon. At ang napili ko ay visited. Okay, sa Tagalog ay binisita. Sumunod ay itong number one. At lugar po yung aking binisita. At ang nilagay ko ay Italy. Okay, so ang ibig sabihin, itong Italy ay mas mahalaga kaysa sa Brazil. Kumbaga, nagdagdag lang ako ng isa pang lugar na napuntahan ko rin. Pero mas importante po yung Italy. Okay, yun po yung ideyang gustong iparating ng ating halimbawa. So, he visited Italy. Pagkatapos po ng number one, as well as, saka pa yung number two na Brazil. He visited Italy as well as Brazil. Binisita niya ang Italy, pati na rin ang Brazil. Okay, kung mapapansin nyo, yung struktura ng ating Tagalog na mensahe ay hindi po kaposisyon ng ating English sentence. Kaya, itinuturo ko sa inyo yung tamang pattern sa paggawa ng English sentence. Okay? Kaya, napaka-importante po nitong ating pattern na ito. Yung tamang pagkasunsun ng mga salita sa paggawa ng English sentence. Okay? Tingnan nyo itong binisita. Dapat ito, pag in-English nyo, ay ilalagay nyo sa pangalawa. Yung niya na ating pinag-uusapan, yung gumawa ng aksyon nitong binisita, dapat ilalagay nyo sa unahan. So, yun po yung gusto kong ipakita rin dito na dapat yung sundin para tama po yung inyong pagkasunsunod ng mga salita sa English. Okay? Okay, pangalawang halimbawa, my coworkers watch Thor as well as Matrix. Ang aking mga katrabaho ay nanood ng Thor pati na rin ang Matrix o pati na rin Matrix. Bali, ang ideyang gustong iparating nito ay gusto ng mga katrabaho ko ay mapanood yung Thor. So kung mapapansin nyo, Thor muna yung sinabi nila bago pa yung Matrix. Okay? Ang gusto talaga nilang mapanood agad ay yung Thor. Sumunod na lang yung Matrix. Okay? Pangatlo, I bought the phone as well as the stickers. So, ang ibig sabihin naman yan ay binili ko ang phone pati na rin ang mga stickers. Mas mahalaga sa akin mabili yung phone. At dahil sa nagandaan ako dun sa mga stickers na ibinebenta nila, bumili rin ako ng stickers. Okay? Yun po yung gustong ibigay na ideya nitong pangatlong halimbawa natin. So, kung mapapansin nyo, yung phone ay bagay, yung stickers ay bagay. Yung Thor ay pelikula,
yung Matrix pelikula rin po. Okay? So guys, tapos na po tayo sa ating aralin. Thank you very much po ng maraming kay Sir Nat at kay Ma'am Helen Tambong at from Bicol. Sana maayos po kayo dyan. At ganun din po sa iba pang sumusubaybay at sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po and good day po muli sa inyo lahat.